At dahan-dahan, lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paborito mong lugar, ha? O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa Depth Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita, kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Magandang hapon sa ating lahat. Welcome po sa KKK Tambayan. Ako po ulit si Kuya Sig. Samahan niyo po ako para sa episode 8 ng KKK Tambayan, hatid sa atin ng DepEd BRRMS. Ngayon po, isang maulan na hapon dito mula sa Quezon City. Sana po kung nasaan kayo ngayon ay ligtas kayo. Kung maulan man po, sana nasa ligtas din po tayo na lugar ngayon. Isipin po natin bago tayo magsimula kung nasa maayos ba tayong mga lugar. Safe space ba ito para sa ating paggalaw? O kaya naman meron ba tayong mga tubig? Maayos ba yung ating mga damit, mga rehearsal or workloads para mas nakakagalaw tayo ngayon sa ating episode 8 ng KKK Tambayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama
sa amin dito. Nung nakaraang episode po, pinag-usapan po natin ang ating activity tungkol sa improvisation. Yan. So ngayon po, pag-uusapan naman natin or meron tayong mga bisita na tatalakayin ang tungkol sa dance improvisation. Pero bago po ang lahat, ilang mga paalala po. So sa ating Facebook Live, meron naman po tayong comment section at maaari po tayong magtanong. Huwag nating kakalimutan na ilagay po ang ating mga pangalan, pangalan ng school, pagkatapos po yung ating tanong. Meron din po tayong evaluation form. At sa mga sasagot po na ito, magandang tulong po ito sa atin para lalo nating mapaghusay yung mga susunod pang episodes ng OKKK Tambayan. Sa mga sasagot po ng evaluation form, mabibigyan po tayo ng Certificate of Participation at may bibigay po ito sa ating mga email sa darating na September. At manatiling nakatutok tuwing Huwebes ng hapon, 4 o'clock to 5:30, minsan nag-extend tayo pero okay lang kasi marami tayong natututunan hanggang August 2020. Excited na ba tayo para sa episode 8? So bago tayo pumunta sa episode 8, recap tayo nung pinag-usapan natin last week. Okay? Nandito po sa ating screen ngayon, makikita natin kung ano po yung mga pinag-usapan natin para sa episode 7. Sabi ko nga po kanina, meron tayong pinag-usapan tungkol sa improvisation. Naging masaya yung proseso natin ng ambagan. At dahil dito, pinag-usapan natin at mas pinalalim pa natin yung pagkakaintindi natin sa word na kalinga. At nakaakibat ito sa ating karapatan para maproteksyonan tayo ng ating pamahalaan. Lagi po nating tatandaan yung ating formula, no? Sarili, kapwa, at lipunan. At tulad po na nakikita natin ngayon dito sa ating screens, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa OKKK Tambayan ng July 2, 2020, may paalala po na lahat tayo ay kailangan ng kalinga or care na nag-umuugat po sa protection or sa right to protection nating mga kabataan. Sabi dito sa may upper left corner na alagaan din natin ang ating sarili, siguraduhin natin na malayo tayo sa kapamahakan, maging one, handa laban sa sakuna, disaster o pandemya. Two, maalam sa ating mga karapatan. Sabi nga, take care, stay safe. Sa medyo bandang gitna po, blue po yung background, maaari rin tayong magbigay ng proteksyon, alaga at kalinga sa iba. Alalahanin natin na ito ay isang paraan ng pagbibigay halaga sa mga malapit sa atin. Dito po sa may bandang kanan, may pink po siya na background. Iba-iba tayo ng pamamaraan ng pagtanggap at pagbibigay ng kalinga. So kung tatandaan natin yung kwento sa atin last week ni Kuya Dan, no, meron tayong love languages at iba-iba po yung paraan na yon. Ngayon po, sa may lower left section, medyo mint po yung background niya. Bilang mga kabataan, dapat ay nabibigyan tayo ng proteksyon, alaga, at kalinga ng ating pamilya, pamayanan, at pamahalaan laban sa mga banta sa ating buhay. So kung tatandaan po natin, yung basic unit ng isang institution ay ang pamilya. So dapat nagsisimula talaga siya sa pamilya, lumalaki sa pamayanan at nagiging pamahalaan. At panghuli, sa may bandang kanan, dito sa lower right, medyo peach po yung background niya, no? Mahalaga ang kalinga lalo na ngayong panahon ng pandemya. So pare-pareho po tayo na may kinakaharap na ganitong klaseng pagsubok sa ating pang-araw-araw. At mahalaga, natatandaan natin yung kahalagahan ng pag-aalaga o pagkakalinga sa isa't isa. Handa na ba tayo para sa episode 8 ng OKKK Tambayan? Sabahan niyo po si Kuya Sig upang bigyang pagpupugay ang ating ilan sa mga katambayers na nagpadala ng kanilang mga takdang aralin. Sino ba ang una? Si Froilan Bailosis at si... Ay, balik po tayo ng isang slide, no?
and Sandy Valmoria mula sa Alae National High School. Do that one dance, baby. That one dance. Good luck, students. From this school, opportunities will shower upon you. Do your very best. Let yourself explore the unknown. COVID-19 did change our lifestyle, but knowledge will guide you, especially this time. Good luck, students. Good opportunities arrive on dealing life's ups and downs and claiming the knowledge of a lifetime. Especially during this pandemic, let us shine and defeat this storm. And again, good luck to all of you. Let us enjoy our journey. Mula po sa SSG officers ng San Isidro National High School, Schools Division, City of Makati, panoorin natin ang kanilang video. Sa isang liblib na lugar, sa bangketa ng bawal lumabas street, ay muling natamaan na nag-aaway ang mag-inang si Josefina at ang babaeng anak nito na si Beang. Sa halos araw-araw nilang pagtatalo, ay sanay na ang mga kapitbahay nila sa boses ni Alin Josefina at sa mga rason ng kanyang anak na si Beang. At sa palagian nilang pagtatalo, ay sanay na silang pag-usapan ng mga chismosa-chismosa at nangunguna dito si Nakenda at Ostina. Sila ang naghahatid ng may init na balita na tila pa'y nakakapaso ng dila. Ang dalawang chismosa sa bawal lumabas street. Quarrel sila ng quarrel. I mean, lagi silang nag-aaway ng nanay niya, no? Oo nga, lagi kasi natakas na si Bea sa nanay niya para makipagkita sa boyfriend niya. Ay nako, mga kabataan ngayon, ang hirap pasunod eh. Real talk lang, Mare. Ganyan ka rin di ba noon? Ayan, chikahan pa more. Gusto niyo bang masali sa away ng mag-inang yan? Nadali mo. Tara na nga, madami pa tayo sa away nila. Napakatigas talaga ng bungo mo. Alam mong delikado sa labas. Di ka ba natatakot? Ito na naman tayo, Nay! Paulit-ulit na lang! Malaki na ako! Kaya ko na lumabas na mag-isa! Napakakulit mo! Simula ngayon, 40 days ka dito sa bahay. Di ka lalabas hanggat di natapos ang 40 days. Huwag kang makulit! Inay! Ayoko! Ma! At yun na nga ang alamat ng quarantine na nagsimula sa nanay na iniisip lamang ang kapakanan ng kanyang anak. Lagi nating tandaan na lahat ay gagawin ng magulang upang tayo'y maprotektahan at maging ligtas. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Ayan, maraming salamat mula sa Baba Street, sa SSG officers ng San Isidro National High School. Susunod po, mula naman City of Makati, play video. Ating ingatan ang kultura. Sa kultura at kasaysayan mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga bagong henerasyon ngayon. Tama ka riyan, Jobert. Ika nga sa tula ni Pat Bibilia Fuerte, kultura, pamanan ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan. Ito'y tunay nga na napakaganda, subalit tila ata nawawala na ang regalo ngayong kasalukuyan. Naniniwala ako na kulang na sa pagkalinga ang ating kultura at kinagawian.
Ginagawa pa kaya ang ilan sa mga kultura natin? Nakatatakot na baka tuluyan na itong mawala. Nani, bilang sa kabataan Pilipino na dapat nangunguna tayo sa pagpapayago nito. Nararapat lamang Gino. Gumawa tayo ng hambang para sa ikauunlad nito. Alalahanin din natin ang ating kasaysayan, gayon din ang mga pamana ng nakaraan. Tama, tangkilikin natin ang sariling atin. At ito ay pagyamanin. Naroon ang tunay na kayamanan ng ating lahi. Ang pamanang ito ay mahalaga. Nawa ay hindi natin ito makalimutan. Ang lahat upang ito ay buhayin. Kaya sama-sama tayo upang hindi ito mawala. Nararapat na lagi natin itong isabuhay. Tama, sapagkat ito'y makabuluhan at ito'y mga punlang sinimulan mula sa nakaraan. Uunlad ito tungo sa kasalukuyan. Responsibilidad natin itong paunlarin. Ang mga ito ay sandata ng ating relasyon upang mapagtibay ang ating kinabukasan. Yan, maraming salamat po sa mga ating katambayers na nagpadala ng kanilang mga takdang aralin dito sa atin. Huwag po natin kakalimutan, i-like po natin at i-share ang Facebook page ng DepEd Philippines. Kasama din po natin sa episode na ito, ating nating maaasahan sila Ate KZ, Ate Amy. Hello po! Sila po yung tumutulong na magtawid ng ating mga pinagkakwentuhan dito sa OKKK Tambayan sa ating mga deaf community na mga kapatid. Yan. So, ano nga po ba ang mangyayari para sa episode na ito ng OKKK Tambayan? Silipin natin ngayon. Okay na po ba ang ating screen? Ah, wala pa. So sige, banggitin mo na ni Kuya Sig, no? So, para po sa episode 8, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pagyabong. Ah, ayun, nakita ko na. Yan. So sabi po natin para sa episode 8, ang ating tema ay pagyabong, karapatan ng kabataan sa pag-unlad. O kaya naman sa English, right to development. Ano kaya mga naiisip natin pag dinidiscuss natin sa ating mga klase o sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, yung konsepto ng pag-unlad o kaya ng development? Next. At ngayon po, may nagbabalik para sa episode 8 ng OKKK Tambayan. I'm sure na-meet nyo na siya at nami-miss nyo siya ngayong makasama. Kaya mamaya, makakasama natin uli si Ate Kare. Pero bago ang lahat, kamustahin muna natin si Kuya Brian. Kuya Brian, para sa ating pakikiramdam at sa ating pag-uusapan ngayon tungkol sa pag-unlad, ano ba kaya ang pwede nating mga gabay na tanong para sa ating mga katambayers? Ano ba yung dapat nilang pinagmumuni-munihan din? So, Kuya Brian, pasok! Kuya Bri? Hello, Kuya Sig. Ayun, hi. Hi, hello. Maulan na hapon sa QC. Kamusta ka? Ayun. Hello sa lahat. No? Para sa mga kaigsuunan nato din ha, na mga Bisaya, mayong hapon. No? Kuni magakong poblano, sambonggenyo, buenos tardes. Magandang hapon sa lahat. So pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa pagyabong o yung karapatan ng kabataan sa kaunlaran o sa pag-unlad. So simulan natin. Okay? So bilang mga kabataan at bilang tao, maihahambing natin ang ating mga sarili sa mga matatayog na puno. Minsan kasi nagsimula tayo bilang mga maliliit na bata, no? Parang maliliit na buto. Ngunit sa pagdaan ng panahon, tayo ay lumalaki at umuunlad. O yung yumayabong.
ng ating pagyabong ay nasa pagpapalaw ng ating kapasidad. So anong ibig sabihin nito? Ha? Magpursigi sa mga bagay, oportunidad o gawa na magpapawalawak ng iyong kapasidad. So na hindi tayo marunong sumayaw, pwede tayong sumayaw. Subukan natin, eh? Palawakin natin. No? Kasi may oportunidad tayo para magpursigi ng bagong gawain. No? Subukan natin ito. Kaya yung pangalawang punto ko dito ay sumubok ng iba't ibang bagay o gawain. So pwedeng matuto tayong lumangoy, matuto tayong sumayaw, magluto. So ang dami-dami nating nakikita sa social media na mga nagluluto. So pwede tayong sumubok ng mga iba't ibang bagay o gawain bilang pagpapalawa ating kapasidad. At siyempre, huwag tayong matakot na magkamali. Okay? Lahat ng tayo sisimula sa hindi pa tayo gaano bihasa sa mga bagay-bagay. So, okay lang talaga magkamali. Dahil yung pagkakamali madalas ay pagkakataon para tayo ay matuto. Okay? So, ang pangalawang punto tungkol sa pagyabong ay ang ating pagyabong ay kaakibat ng ating kalayaan. So kailangan pala maging malaya tayo para tayo ay umunlad at yumabong. Okay? Paano natin tinitingnan ang kaunlaran sa aspetong kalayaan? Una, may access tayo sa pangangalagang pangkalusugan. Ibig sabihin, healthcare, no? Pero hindi lang ito tungkol sa pangangalagang pangkalusugan sa physical. Importanteng matandaan natin na may access din tayo sa ating mental health, no? Wellness. At may mga iba't ibang hotlines na meron tayo tulad nung nakaraan, no? Pinresenta ko yung hotline ng DOH, may DepEd hotlines din tayo na pwede nating lapitan o tawagan para sa ating pangkalusugan, pangkaisipan or mental health. Okay? Pangalawa, malaya tayo kung may access tayo sa edukasyon. Kaya nga, 'di ba, kahit hindi tayo nakakalabas ngayon, may mga program tayo OKKK Tambayan na nagpapalawak ng ating kaisipan. No? Natututo tayo kahit sa bahay tayo. Dahil, no? Dapat tayo para umunlad, maging malaya tayo, may access tayo sa edukasyon. Pangatlo, na ipapahayag natin ang saloobin natin at ideyang pampolitika. Okay? Pero dapat kung nagpapahayag tayo ng ating saloobin at ideya, maging magalang at syempre dapat informed, no? Hindi lang basta lang tayo magsasabi ng kung ano. Okay? Dapat alam natin yung ating mga pinapahayag. Dapat din may sapat na pangkabuhayan at pinagkakakitaan. Siyempre, ito yung ating mga magulang at yung mga ibang tao sa ating pamayanan. Malaya sila pag may mga pinagkukunan ng pangkabuhayan at pinagkakakitaan o pambabuhay. At siyempre, may katarungan na pantay na estado sa lipunan. So dapat may katarungan at pantay na estado sa lipunan. Pag meron ito, malaya ka. No? Tulad ng isang ibo na ito, ng agila, na nasa kanyang kulungan, maituturing ba nating malaya siya? Saan ba siya dapat lumugar? Dapat, 'di ba? Nasa gubat, nasa mga puno yung bahay niya at hindi nasa kulungan. So importanteng tandaan natin na kailangan makawala tayo sa panggagapos o sa ating mga kulungan. Ano ba 'tong mga kulungan na 'to? Andiyan yung kahirapan, kamangmangan, no? Kawalan ng access sa serbisyong pangkalusugan at pangkabuhayan.
paniniil or oppression, diskriminasyon, at kawalan ng hustisya. So dapat maging malaya tayo sa mga panggagapos na ito. Kailangan matanggal ang mga pinagmumulan ng panggigipit at panggagapos upang tayo ay maging malaya at maunlad at yumabong. Pangatlong punto ay, ang pagyabong ay nasa pagpapahalaga ng kaunlaran ng ating mga kapwa at ng lipunan. Okay. Dapat marunong tayong rumespeto sa kapwa. Okay? Ating mga kaibigan, yung mga tao na nasa ating pamayanan, kahit hindi natin sila kilala, at kahit anong estado nila sa buhay, dapat nire-respeto natin sila. Magkaroon dapat ng kamalayan ukol sa mga isyu ng lipunan. Okay? Kung dapat maalam tayo sa ating karapatan, maalam din tayo. Dapat may malay tayo at may alam tayo tungkol sa mga isyu sa lipunan. Isa na dito yung isyu ng ating pandemya o ng COVID. No? Anong dapat gawin? Ano yung mga dapat sundin para hindi tayo maging, para hindi tayo magkasakit? Importante din bilang parte ng ating kamalayan ay yung access natin sa mga impormasyon. Dapat hindi ito fake news. Dapat credible. Dapat yung sources ng ating information ay dapat yung totoo. Hindi yung kasinungalingan. Okay? Dapat pinagkakatiwalaan natin yung ating mga pinagkukunan ng impormasyon. Para kung ibabahagi naman natin ito sa iba, ay totoo yung ating mga sinasabi. Okay? At sa gayon, hindi lang tayo ang yumayabong, pati din yung ating mga kapwa. At syempre, yung pinaka-importante, palalimin at palawigin ang pag-intindi sa mga danas ng kapwa at ng lipunan. Hindi dahil kakaiba yung kanilang pinagkakakitaan or hindi sila kasinggar, wala silang damit na kasinggaran ng mga sinusuot natin, ay dapat inidiscriminate na natin sila. Hindi dapat ganun. Okay? Hindi dapat natin yung mga danas nila. No? Pinapalalim natin at pinapalawak natin yung pagkaintindi sa mga isyu tulad ng kahirapan. No? At yung pagkakaiba ng estado sa buhay ng mga tao. Tandaan natin, no, bilang mga kabataan, no, mas maraming karapatan na iginagawad sa atin, bilang kabataan, bilang tao, ay mas masisiguro natin ang ating pagyabong at pag-unlad. Mas maraming karapatan na iginagawad sa mga tao at sa mga kabataan, mas masisiguro ang pagyabong at pag-unlad. So sana may natutunan kayo ngayong hapon. Maraming salamat. Yun po, Kuya Sig. Ay, maraming salamat po kay Kuya Brian. So lagi nating kasama si Kuya Brian mula episode 1 pa lang. Marami na siyang mga naipaintindi sa atin ng mga karapatan natin bilang katambayer, bilang kabataan. At ngayon siguro ang ganda nung binanggit din ni Kuya Brian tungkol sa empathy, no? Yung danas ng iba. At syempre, mahalaga yung ating pag-unlad bilang mga mamamayan ng ating pamayanan. So, para susugan yung mga sinabi kanina ni Kuya Brian in a very artistic way, muling nagbabalik para sa episode 8 ng OKKK Tambayan, si Ate Kare. Ate Kare, kamusta ka? Hello, Kuya Sig. Magandang hapon. Magandang hapon, mga bata. So, magsisimula na ulit tayo. Gusto ko lang ulit magpakilala sa inyo. Ako po ang inyong Ate Kare na magtuturo po sa inyo or magbabahagi po sa inyo ng paggalaw, activity ng paggalaw. Okay, so bago po tayo magsimula sa ating activity, gusto ko po sana na
magkaroon tayo ng konting warm-up, no? Stretching muna tayo ng ating mga katawan para hindi tayo mabalian pag ginawa na natin yung ating totoong activity. Okay? Sige, hanap na po tayo ng spasyo sa inyong bahay at magsimula na po tayo. Ayun po tayo lahat. Feet in parallel position. And head back. One foot. Side. Stretch natin ang ating mga leeg. Diba? Side to left. And other side. Six more comes in. Okay, and bate. Pose naman. Ipot lang po. And yes. Reverse. Pakarap naman. Nice. Ayan, magkabunin na konti. And one. Reverse. Good. Ngayon, bend naman natin ang ating mga tubos. And step. Again, dapat papunta sa harapan ang mga tubos natin. Ulit. And last one. And naman ang chest. And chest in. And out. And in. Pwede natin ibandang po yung tuhod natin. Out. Back. And in. And out. Last one. And in. In paloob. And palabas. Okay. Ganyan na. Ayun muna tayo. Ayun, i-aakyat natin ang ating kanang tuhod. Ikot natin ang kanang paa. Papunta sa kanan. 7, 8, 9, 10. Okay, pabila naman. And, kaliwa. 4, 7. Reverse. Okay, and again. And stretch to the front. And down. Akyat. Kaliwang pula pa. And down. Sa pa ulit. Up. And stretch to the front. And pula. Okay, now, tignan natin ang buong katawan natin. Parang tumari, meron hindi sa loob ng katawan. And then, let's go forward. And stretch lang. And hanggang sa lalim. And exhale. Kapais, hanggang sa lalim. And exhale. Last one. And lalim. Okay, relax lang kayo na. Okay. Warmed na ba kayo? Medyo uminit na ba ang ating mga pakiramdam? Sige, punta na tayo sa ating susunod na activity. Ngayon naman, para sa aking papagawa sa inyo, magbubuo tayo ng isang pangungusap gamit ang ating katawan. Kung mapapansin ninyo, no, kapag nakikipag-usap kayo sa mga kaibigan ninyo, sa school, or sa ano, meron tayong mga paganito gamit ang ating kamay. So, ang tawag dyan ay gestures. Ngayon, yung gestures na yan ay i-develop natin into a movement vocabulary. Okay, like, sige, tatayo na. Isa pa palang nakalimutan ko. Dahil ang pagsasayaw ay isang uri ng ekspresyon, no, na ginagamit ang katawan, na pinaka maganda itong activity na to kasi nga
hindi mo kailangan talaga na magkaroon ng isang technique para gawin ito because ang pagkukunan natin ay ang ating sariling gestures. Okay? Sige. Kunwari, example. Ako. Okay? Punta tayo sa ako. Ako. Ito yung pinakasimple na gesture natin, no? Ako. Ngayon naman, kung gusto natin siyang palakihin, kung gusto natin siyang mabagal, pwede siyang ganito. Ako. Okay. Ngayon naman, kung gusto natin siyang pabilisin, ganito siya. Ako. So kung mapapansin nyo, meron siyang konting, kahit hindi natin minimin, no, meron tayong emotion. Kung kunwari mabagal, ano yung nararamdaman nyo doon? Ano yung nararamdaman nyo doon sa pag sabi ko ng ako? Ano ba siya? Malungkot ba? Careful? Pwedeng ganon. Pero pag mabilis naman, tignan nyo. Paano naman siya? Anong klase? Pwede siyang maging assertive or papuwersa, no? Parang ako. Pwede din siyang galit. Ako. Parang ganon, no? Pwede din siyang masaya. Ako. Pwedeng ganon. So, doon pa lang sa pagkagamit natin ng mabilis at mabagal, nakakaroon na tayo ng mga emotions, no, na nade-develop. Okay, ngayon naman, bibigyan ko kayo ng proud, sabi ni Frank. Thank you, Frank. Tama, pwedeng proud. Ako, pwede yun. Tama ka doon. Ngayon, lagyan naman natin siya ng karugtong. Pwedeng kung ano yung naiisip nyo ngayon. For example, ako, ang iniisip ko ay nagugutom ako. So, gagawan natin ng movement yung gutom. Paano ba? Pwedeng ganito. Diba? So, ako, gutom. Yes, tama? So, kung gagawin natin siya ng na movement, ako, gesture muna ha, ako, gutom. Okay. Ganun siya. Ngayon, kung gagawin natin siya ng sentence or pangungusap, ako ay gutom. Tama, di ba? So, wala pa tayong I or conjunction. Kung lalagyan natin ng conjunction, pwedeng ako ay gutom. Ano yung conjunction natin? Nag-step ako paharapan. Sapa. Ako ay gutom. Okay? Ngayon naman, gusto ko siyang palakihin. Kasi ito at ito ay ito yung basic natin. Kumbaga, pwede talaga natin yung sabihin sa kaibigan natin, maiintindihan niya. Ako ay gutom. Ngayon naman, itry natin siya na mahirap na onte. So, yung ako, pwede siyang, maalala niyo yung chest in and out natin, pwede siyang paloob. Ako. Diba? Try natin ng mabagal. Ako. Try natin siya na mabilis. Ako. Tama? Okay. Ngayon, gagawin ulit natin yung conjunction natin, which is yung pag-step. Ako ay gutom. So, yung gutom, ganun pa rin, pero nilagyan na natin ng konting katawan. Sapa. Ako ay gutom. Okay? Ngayon naman, dagdagan pa natin ng konti. Lagyan pa natin ng mas malaki pa na scale ang ako, ang gutom. Ang gutom. Kasi wala pa tayong gutom eh. So, ako ay magstay muna tayo dito. Pero ang gutom, dagdagan natin ng konting talon. So, tingnan natin anong nangyayari. Ako ay gutom. Okay? Nakuha ba yun? Ha? Saba. Subukan natin ulit. Harap ako dito para mas makita nyo. Ako ay gutom. Yes? Ngayon naman, subukan natin ibahin yung ating gutom na gesture, no? Ha? Ano pa bang pwede? Pwedeng ganun pa din, pero
gawin natin na paganito. So, parang tinanspose natin palabas naman ang movement, no? So, hindi lang dito. Ginamit natin ang space ng konti. Try natin. Ako ay ito. Nakuha ba? So, meron ba tayong naintindihan ng konti doon? Ha? Isa pa. Subukan natin ulit. Pag ganito naman ako, pag-ilip. Ako ay ito. Ayun. Kuha? Anong masasabi natin? Ngayon naman, lagyan natin ng, pahirapan natin ng konti yung I or yung ating conjunction. Or sa ano ay, sa movement phrase ay ang ating connecting step or transition. Ha? Sa ginawa ko ngayon ay pina-step lang kayo. Tama? Or nag-step lang ako. Ngayon naman, subukan natin gawan, lagyan ng ikot. So, iikot ako. Yan on. Imbis na step lang, iikot ako. Subukan natin ha, yung parehong malaki. So, ako ay guto. Yes? Isa pa. Layo ako na onte. Ako ay guto. Yes! O, pag-ilid naman para mas makita nyo ha. Ako ay gutom. Yes, nakuha ba? Nakuha ba 'yon? Ngayon, pwede naman na kunwari iba't ibang variations lang ng ako. Ha? Maalala niyo ba yung ano natin last time na may levels? So yung low, medium at saka high. Ngayon, subukan lang natin na ako lang. One word lang. Lagyan natin ng levels lang. Ha? Pero ang action natin ay ito. Yung paloob na chest. Okay? Doon lang muna tayo. And, subukan natin. Low muna. Ako. 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 Ha! Nalaglag ako. Isa pa. Low, medium, and high lang ha. Ako. 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 Yon. Kamusta? Ano nyo ba? Nasusundan nyo ba? Ha? Puro ako lang yon. Ngayon, lagyan naman natin ng konting transition steps. Kasi ang ginawa ko lang talaga, low, medium, high. Na. Lagyan natin ng konting transition. So, sa low, lagyan natin ng talon ulit muna. Ako, low yan. Tapos sa medium, lagyan natin ng konting sipa. Ako. Tapos sa high naman, lagyan natin ng ikot ulit. Ako. Isa pa. Puro ako lang ha. Ano nga yung sa ano ko? Ah, medyo talon. Isa pa. Ako. Sipa. Ako. Ikot. Ako. Yon. Nakuha ba yon? Okay. Ngayon naman, isip naman tayo ng ibang words. For example, ikaw. Ano ba ang gesture ng ikaw? Pwedeng ganyan. Diba? Kapag ka normal lang, kunwari, kausap mo lang talaga yung kaibigan mo, ikaw. Lagyan natin ng bilit ng speed. Ikaw. Ikaw. Paano siya? Ano yung emotions niya? Pag ganyan, ikaw. Pwede siyang excited, no? Ikaw. Pwede din siyang galit, tama? Sabi ni Prima, galit. Pwedeng aggressive, sabi ni Frank. So, galit. Ano yung isa? Yung aggressive muna, ikaw. Or ikaw. Tapos, ano pa ba? Surprised. Ikaw! Tama. Ngayon naman, subukan natin ng mabagal na ikaw. Ikaw. Paano naman yung emotions na nakikita niyo doon?
sa mabagal na yon. Ikaw. Proud? Pwede, pero mas proud kasi mas, ano siya eh? Oh, normal. Ikaw. Mas actually, normal too fast. Nag-give way. Ikaw. Pwede. Caring. Tama yung caring. Seeking recognition. Okay lang. Pero mas caring. Mas endearing. May sense of comfort. Ikaw. No? Ngayon naman, subukan natin siya katulad nung ginawa natin kanina na palakihin. So, paano daw palalakihin? Gagamitan na natin ngayon ng konting body. This time, imbis na paloob naman yung chest, mas palabas. Subukan natin. Ikaw. Kita ba? Tatagilid ako. Ikaw. Nakuha, may konting ang body. Isa pa. Ikaw. Ayun. Medyo tumaas pa nga yung paa ko, yung tuhod ko, no? Isa pa. Ikaw. Yun. Pwedeng ganun lang. May konting bend ng tuhod. Ngayon naman, lagyan pa natin ng another word. Ano pang another word ng pwede? Ikaw. Ano pa pwede mas sabihin doon? Ikaw ay maganda. Okay? Or, ikaw ay maganda. Sabihin natin. So, ikaw ay normal muna. Pwedeng, sa ballet, pag sinabing beautiful, ganito siya. Sa minds ng ballet, no? Pag ganun. Subukan natin na ganun. So, ikaw ay maganda. Okay? Hindi pa ako maalis sa pwesto ko, ha? Isa pa. Ikaw ay maganda. Yes? Pwede din naman tayo mag-invento ng ating sariling gesture. Pwede din pag ganito. Subukan natin. Ikaw ay maganda. Yes? Try muna natin na simple lang yung maganda. Ikaw ay maganda. Ganun muna. Isa pa. Ikaw maganda. Ngayon, lagyan na natin ng movement yung I. Or dun sa ikaw ay maganda. Try natin. Ano bang pwede natin gawin? Siguro, lagyan natin ng sipa, pagilid. Okay, subukan natin yan, ha? Ikaw ay maganda. Isa pa. Ikaw ay maganda. Nakuha ba yun? So, kung walang salita, ganito itsura niya. Ano? Di ba movement na siya? Tama ba? Okay ba? Okay ba yun? Isa pa. Yan. Ngayon, palakihin pa natin, ha? Siguro yung ikaw, ano bang pwede? Lagyan natin ng height. So, lagyan natin ng talon. Ah, paano ba? Pag ganun pala. Or siguro, ha, ganun. Isang malaking ganyan. Okay? So, ikaw ay maganda. Ngayon naman yung maganda, lagyan natin ng level. Pwedeng ganyan. So, try natin. Ikaw ay maganda. Yon. Nakuha? So, dun sa ginawa ko, may levels na siya. Tapos, malaki na rin yung mga movements. Okay, so, levels and then large scale. Isa pa. Ikaw ay maganda. Parang bali. Pwede namang hindi. Basta ang goal lang is sumipa lang kayo or meron lang kayong kaakibat na action dun sa linking verb. Pwede namang hindi ganon.
pwede namang ganyan. Sample, ganito gawin natin, no? Ikaw ay maganda. Yun. Pwede din hindi kayo masyado bumaba. Pero dahil gusto ko yung levels, bababa ako. Okay? Ngayon, subukan natin siya na very, very slow. Try. Ganun pa rin. Pero syempre, yung jump hindi mo naman maslow mo, no? Ang isuslow mo mo ay ito. Okay? Tapos, yung kick, pwede naman. Ay, pwede mo rin naman bilisan yun. Ha, ha! Tapos dito ka mababagal. Try natin yun, ha? And, ikaw. Ay, maganda. Ayun. Ngayon, subukan ko na walang salita. Try lang natin. Same pa din. Ayun. Yes, nakuha ba? Medyo-medyo. Ngayon, subukan natin na pagdugtungin yung dalawa kong binigay. So, ako, lagyan na natin yung tatlo na ako. Ako, medium na ako, high na ako, tapos isa pa ulit na ako, ay gutom. Okay? After nun, idudugtong na rin natin yung ikaw, my kick ay maganda. Tapos, tingnan nyo kung anong itsura. Hindi ako magsasalita, ha? Para, sige, una muna magsasalita ako para masundan nyo yung movements. Tapos, hindi na ako magsasalita. Tapos, susunod ay lalagyan ko na ng music. Okay? Subukan natin yun. And, Ako ay gutom. Ikaw ay maganda. Okay? Nakuha ba yun? So, ngayon, gagawin ko siya na walang salita. Tingnan nyo kung ano na yung itsura niya. Yon. So, ano ang inyong napansin doon? With emotions? De, bukod doon, sa movements, magkakakonnect ba siya? Magkakakonnect ba siya? So, sinubukan na natin siya lagyan ng mga transitions, naging isang movement phrase na siya or movement sentence. Katulad nung pangungusap na binuo din natin. Kasi ang ako ay gutom ay isang pangungusap na. Ngayon, dinagdagan pa natin ng isa pang pangungusap na ikaw ay maganda. Diba? So, nagkakaroon tayo ng isang mahabang music dance vocabulary or sentence or paragraph doon sa ginawa natin. Okay, ngayon naman, susubukan ko na lagyan siya ng music. Tingnan niyo kung anong nangyayari. Ay, sandali lang po. Mamatay ang aking dulo. Dali lang po, ah. Wait lang.
Lalagyan naman natin siya ngayon ng music para makita niyo na kung ano yung itsura nung binuo natin ngayon na movements. Okay, so umpisan ulit natin sa ako, ako, ako. Ready? 5, 6, 7, 8. Ako. 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 Ah, buto. Ikaw. Ay. Maganda. Ay. Okay. So, subukan ko na hindi naman ako magsasalita this time. Tignan natin kung maiintindihan nyo pa rin yung gusto kong sabihin. Yes. Nakuha ba 'yon? Anong nakita nyo? Naintindihan ba? Naintindihan ba natin? Ayun. So, ganun lang. Hindi nyo kailangan na matutunan ang ballet. Basta pwede tayong makabuo ng movements or pwede tayong makabuo ng isang sayaw. Gamit lang ang ating alam na mga gestures or actions. Okay, yung mga normal na actions. Tapos, i-develop lang natin ito. Ganun lang. Yun. Tapos, napaka-importante din na kagaya nga ng sinabi ni Kuya Brian parati ay na maging malaya tayo sa pag-iisip ng mga movements para mas marami tayong ma-explore, mas marami tayong mas malaya din nating maipaabot kung ano yung gusto nating sabihin. Okay, napaka-importante 'yon kasi kapag ka merong bagay or event na nagpipigil sa atin or mga thoughts na nagpipigil sa atin, hindi natin yun talaga masasabi. So, napaka-importante yung malaya lang. Especially kapag movements, no? Kasi lagi tayong may thinking na, naku, baka awkward or baka, or pinagtatawanan ako, huwag niyong isipin yun. Isipin niyo lang na yun ang lumalabas. Isipin niyo lang kung ano yung lumalabas sa isip niyo, sa puso niyo para mas totoo siya. Okay? Ngayon, para sa ating pagtatapos, ang ibibigay ko sa inyo ng takdang aralin ay mamaya may i-discuss pa, no? Pero i-describe niyo in one word ang inyong visions or goals. Ano ba yung goals niyo in one word? Ano ba yung goal niyo? Ngayon, ano yung goal ninyo? Tapos, gusto ko na gawa nyo ito ng isang sayaw or isang movement phrase, vocabulary. Ganon, ha? Asahan ko yan, ha? Sige. Ayon, Kuya Sig! Kamusta ka po? Ayan, tapos na po ako. Sige. Oh, salamat mga bata! Salamat din po Ate Kare, yung experience nila. I think hindi lang po sila makapag-chat kasi tina-try din talaga nila yung movement, no? Isang mahalagang parte. Siguro palakpakan, virtual na palakpakan kay Ate Kare kasi na-physicalize yung idea ng pag-unlad. Yung bandang huli nga nung dinidiscuss ni Ate Kare kanina, binanggit niya yung development. So ito, balikan natin, no, yung Tagal, yung English ng pag-unlad or kaunlaran is actually development. So from the basic words
And sinabi nga ni Ate Kari kanina na yung sentences or phrases, unti-unti nag-umuunlad yung ating mga galaw na nilalagay sa mga salita na ito. At yun nga po, ang ganda kanina sa aming chat group din, no, ng ating mga kasama sa FSL, yung mga sign language community, sila Ate KZ at si Ate Amy, sinasabi nila na yung ibang mga gestures, hawig siya ng mga ginagawa din sa sign language. So an interesting din yung nangyayari ngayon sa ating dance improvisation episode ng OKKK Tambayan. Kung mapapansin din natin, nagkaroon na tayo ng episode na ganito last time. At ngayon, nilevel up natin yung ating dance game. So maraming salamat po, Ate Kare, sa inyong sharing. At para din palalimin pa yung ating pag-intindi tungkol sa ating karapatan sa pag-unlad or kaunlaran, para sa ating pagninilay, ating tawagin si Ate Jelay. Ate Jelay, kamusta ka? Ate Jelay, are you here? Dito na ba ako? Yan, Ate Jelay, hello! Hello, Kuya Sig, hey. Kuya Bray, Ate Kere, hello! Magandang hapon sa ating mga katambayers ngayon. Medyo hinihingal pa ako eh, kasi sinubukan ko yung pinagawa ni Ate Kare. So medyo pinawisan tayo, alam nyo na. Pero ayun, magandang hapon, isang maulan na hapon sa ating lahat. Akin, kasama niyo na naman ako, si Ate Jelay, para sa ating pagpapalalim ngayong hapon, no, tungkol sa ating tema at sa ating art-based activity ngayong episode na to. So alright, tuloy tayo. No? Gaya ng nabanggit ni Kuya Brian at ni Kuya Sig, ang tema nga natin para sa episode na ito ay development or pagyabong, no? Pag-unlad. So, para sa ating pagmumuni-muni ngayong hapon, mag-iisipan nating mabuti yung awareness natin, yung ating kamalayan sa ating mga sarili, no? Patuloy nating ginagawa na pag-alam, o, diba? O pag-discovery ng mga iba't ibang bagay tungkol sa ating pagkatao. O, di ba dahil sa activity natin today, ano ba yung na-discover niya tungkol sa inyong sarili? Ang na-discover ko ay madali na pala akong hingalin. So, kailangan ko na pala mag-exercise, no? Isa sa mga bagay na na-discover ko ngayong hapon. So, dahil ang mga bagay na ito lang, no? Yung pag-increase ng ating awareness, no? Yung pag-alam tungkol sa ating sarili, ilan lang yan sa mga paraan kung paano tayo pwedeng masimulan yung ating pag-unlad or tuloy-tuloy na development. Diba? So sa mga susunod na minuto, so samahan natin ang isa't isa, balikan natin yung naging proseso naman ng ating pagyabong sa paglipas ng panahon. Diba? Magbabalik tanaw tayo ng konti tungkol sa mga bagay na natutunan ninyong gawin. Diba? Mga kapasidad ninyo, mga kalakasan na na-develop ninyo, na pagyabong ninyo habang kayo ay tumatanda. So babaybay natin ng konti yung panahon, no, para makita natin ano na ba yung estado sa ngayon ng inyong pag-unlad. Pag-iisipan natin yung mga gusto nyo pang patunguhan, yung mga layunin nyo sa buhay sa nalalapit na oras, so in the near future, tsaka yung mga layunin nyo sa buhay ilang taon pa from now on. So dahil patuloy ang refleksyon natin sa ating mga karanasan, no, pag-alam doon sa ating mga strengths, pagbubukas ng ating isip sa ikauunlad rin ng ating kapwa, yan yung mga ilang bagay na makakatulong sa atin sa tuloy-tuloy natin na pagyabong. So mapunta na tayo sa ating pagninilay. Para sa ating unang tanong, okay, again, as usual, hihintayin natin yung inyong mga kasagutan dito sa ating Zoom chat tsaka sa ating Facebook Live. Okay? Okay, so ating unang tanong, sabi dyan, ano-ano ang iyong mga itinakdang layunin or hangarin or goals para sa iyong sarili? So pwede dyan, yung kasama dyan yung mga goals ninyo para sa inyong sarili in the near future. Pwede namang goals or mga bagay na gusto nyong marating, no? Mga profession na gusto nyong makuha o maabot in the future. Sige, hintayin natin yung inyong mga sagot dito sa ating chat. Okay, ito na. Active na naman ang ating mga tambayers ngayong hapon. Sabi ni Emmanuel, certified accountant.
Okay, sino pa yung mga sumagot dito? Okay, sabi ni Frank. Okay, Frank Cristel, no? Maging successful and happy at the same time. Okay, maganda kasi tama, no? Hindi lahat, pag naabot mo na, minsan hindi ka pa rin happy, no? You still want something else, no? Sabi ni Antoinette naman, maging matagumpay, makabawi sa lahat ng tumulong sa akin. Okay, mamaya makikita natin kung bakit important yun, no? Yung mga tumulong sa inyo na marating yung inyong goal. Okay, sabi ni Jay, makita at makasama ulit ang nanay ko. I hope that the same for you, Jay. Well, sabi naman ni Prima, ay, ni John, be productive during quarantine. Ano pa to? Okay, CPA lawyer. Wow, CPA lawyer. Yung kanina, ang nakuha natin ay, sabi ni Manuel, certified public accountant. Ito naman si Mark, gusto niya maging CPA lawyer. Okay. Okay, ito, kasamahan natin sa art. Sabi ni Denbert, gumawa ng dekalibreng pelikula. Oh, future filmmaker right here. Kasama natin. Isa ka ba sa mga nag-submit ng mga videos mo? Okay. Okay, improve my skills. Sabi ni Jonas, maging isang teacher. Sabi naman ni Rhea May. Okay. So, bakit nga ba sa tingin ninyo, mga katambayers, bakit nga ba mahalaga yung meron tayo na goals? Anong makakontribute kapag meron tayong goals sa ating development, sa ating pagyabong? Paano ba'y nakakatulong? Sige nga. Itong mga goals ninyo, no? Paano nakatulong yan sa inyong continued development? Yan. Sabi ni Nova ay, meron tayong guide at para naman kay Frank ay motivation daw. So dahil may goal siya, meron siyang motivation for continued development. Ay, sabi naman ni Francesca, nagiging determinado yan sa pag-abot ng mga layunin. So motivation, determination. Okay, nagbibigay ng drive, sabi ni Denver. Mukhang similar yung mga sentiments ng mga katambayers natin ngayon. Okay, sabi din naman ni Ulysses, it will shape the process of development. O nga naman, di ba? So kung makikita natin, nabibigyan tayo ng direction. No? Magbibigyan tayo ng motivation, ng drive, determination. Nabibigyan tayo ng direction kung saan tayo papunta. Okay, sabi ni Nova, hindi tayo mawawala sa ating objective. So tama, kung meron kang goal, meron kang tinakdang layunin para sa'yo, di ba? Lagi kang guided at hindi ka mawawala doon sa original goals mo. Okay, we're talking about goals, no? Big goals. Mukhang big goals yung lumalabas sa inyong mga sagot. Diba? Ngayon, ang tanong ko naman, mahalaga ba na mayroon ka din na mas maliliit or mas maikling hangarin? Kung sa English naman, parang smaller or short-term goals. Diba? Mahalaga ba na mayroon ka rin noon sa iyong development? Okay, sabi ni Emmanuel, yes po. Sige nga, makita ko rin nga, paanong paraan siya mahalaga? No? Paanong paraan mahalaga yung mga small goals or mga short-term goals sa ating continued na pag-unlad, sa ating continued na pagyabong? Okay, mukhang lahat tayo ay yes, yes, yes. Okay, para maging active, productive. Ayan, ito sabi ni Emmanuel ulit, doon po tayo nagsisimula. Okay, maganda yun, no? Smaller, yung mga big goals, nagsimula din talaga yan sa smaller goals, di ba? So, ayan. Ayan, sabi ni John, gusto ko itong sagot niya, maganda to. Ay, mga tambayers, sabi niya, yes po, because goals serve as foundation in conquering big goals. So, yung mga mas maliliit o mas short-term na goals, nagiging foundation din siya. Magagamit din natin siya, katulad nung nabanggit nyo kanina, na kapag medyo nawawala tayo na doon sa bigger goals, by doing short-term goals, smaller goals, ayan, nagkakaroon tayo ng guide ng foundation. Okay. Ito, maganda rin to, sabi ni Nova. Okay, mahalaga din po kasi you learn to appreciate small things or achievements. Okay. And di ba, yung mga small things na gagawa natin, mga achievements natin, kung na-appreciate natin yun, mas lalo din tayong mamamotivate, no? To keep on doing, to keep on working hard para dun sa ating mga long-term or mga bigger goals natin. Diba? Mas nade-develop, sabi ni Jay, kapag mayroong mga short-term goals. Diba? Ano pa yung sabi nito? Hoy, may Francesca, stepping stone para maabot ang long-term goal. Siyempre, yung mga smaller goals mo, short-term goals mo, lahat naman yun ay yun nga, papunta doon sa iyong bigger goals. So yes, no, nakikita ko na yung mga katambayers natin dito, halos pare-pareho tayo ng sagot na
Important ang short-term goals, important ang pagkakaroon ng goals sa patuloy na ating development, patuloy na pagyabong ng ating mga sarili. Diba? Ano pa ba yung mga isang paraan para mapagpatuloy natin to bukod sa pagkakaroon ng goals? Ano pa yung ibang paraan para mapagpatuloy ang ating pagyabong? Diba? Para kumbaga ma-maintain natin yung pagyabong natin. So sa puntong ito, pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng bukas na isip. So para sa ating pangalawang tanong. Ayan, base sa inyong sariling karanasan, okay? Sa paanong paraan daw nakakatulong sa inyong pagyabong ang pagkakaroon ng bukas na isip? Okay, pahibalik po ng ating slide. Napunta na tayo sa third question. Second question pa lang po tayo. Ayan. Okay. So again, base sa inyong sariling karanasan, sa paanong paraan nakatulong sa inyong pagyabong ang pagkakaroon ng bukas na pag-iisip? So right now, we talked about goals. Pinag-usapan natin yung kahalagahan ng meron tayong big goals, kahalagahan ng meron tayong short-term goals para sa pag-abot ng ating big goals. No? So bakit naman important yung pagkakaroon ng bukas na pag-iisip? Okay, ito na, pumapasok na. Mga sagot ng ating katambayers dito. Sabi ni Ulysses, being open-minded allowed me to see a lot of opportunities amidst hardships. Okay. So, nakakatulong talaga. And related itong sinagot ni Francesco niya, nagkakaroon ng positive outlook sa buhay kapag open-minded. Diba? Okay, naiintindihan mo daw kung bakit nag-i-exist ang isang bagay. Hindi sarado ang isip mo sa nangyayari. Ayon kay Diana. Okay? Sino pa? Okay, ito si Kyle G. Dahil sa ating bukas na isip, mayroon tayong kamalayan sa sarili. Kung wala tayong kamalayan sa sarili, imposible na mapalago ang ating buhay. Okay. At similar ito sa sagot ni Jay. No? Kung close-minded ka daw, walang development na mangyayari. Okay. Nagbibigay ng panibagong pag-iisip para ma-improve ang iyong sarili. Ayon kay Jonas. Okay. Okay, ito rin. Ganda rin to. I-share ko rin to sa inyo, mga katambayers. No? Tsaka makasama natin sa Facebook. As we grow and develop, ayon kay Frank Christel, we learn to accept our mistakes. Accept that we are not always correct. Diba? And maka-achieve mo yan kung mayroon kang bukas na pag-iisip. Diba? Ano-ano ba yung mga skills ninyo, guys? Mga skills, mga strengths, katangian, no? Pwede din katangian, na inyong napagyabong o na-develop ninyo sa paglibas ng panahon. Okay. So, pag pinag-uusapan natin ngayon yung development, yung pag-unlad, no? Hindi lamang in terms of skills, no? Kasama dyan yung mga katangian, no? Kasama yung mga strengths, kapasidad, mga kalakasan natin. So ano-ano yung mga napagyabong ninyo over the years, no? Ito, sabi ni Denver, public speaking. Congratulations, Denver. That, okay, nakaka-relate ako dyan. Relate tayo dyan. Skills to interact with people para kay Nova. Okay, ito rin si Frank. I've developed the skill of speaking in front of a large audience. Good job kayo lahat, guys. Saludo ko sa inyo. Daniela, confidence po. Okay, community service naman para kay Kyle. At para kay Kimberly, ito, I think sagot niya ito sa kanina, no? Para daw makagawa ng tamang desisyon. Halaga na mayroong kamalayan sa sarili. So kanina kasi, okay, sabi ni Jonas, no? Social communication. At kay Francesca naman, lakas ng loob na harapin yung mga problema. Greater reading comprehension para kay John Gabriel. So kanina kasi nabanggit ni Kuya Brian, di ba, na mahalaga sa ating pagyabong yung patuloy na tayo ay sumusubok, na nagka-try. Di ba, pagkakaroon ng attitude na huwag matakot magkamali. So pamamagitan kasi ng pagkakaroon ng bukas na isip, di ba, pwede nating makita na marami actually na iba't ibang paraan para makamit natin yung mga layunin natin sa buhay. Hindi lamang isa yung daan patungo doon sa ating goal. Kung bukas ang ating pag-iisip, tama kayong lahat. Makikita natin yung iba't ibang paraan kung paano natin pwede maabot yun.
Okay, hindi tayo kapag may dinaanan tayo ng challenges, no? Makakabawi tayo, makakahanap tayo ng ibang paraan para maabot pa rin natin yung ating tinakdang layunin para sa ating sarili. So, gusto ko rin ito nabanggit ni Jay at ni Rhea May. No? Sabi nila ay self-connection and trusting yourself. No? This is something na I think madi-develop niyo pa talaga ito sa palipas pa ng panahon. At hopefully itong mga ginagawa nating programa para sa inyo ay nakakadagdag doon sa patuloy na pagyabong ng inyong connection sa sarili, ng inyong pagtiwala sa inyong sarili. No? Okay, nagkakaroon din tayo ng bukas na pag-iisip na ang pagyabong ay makakamit natin sa pamamagitan ng ating connectedness sa ating kapwa. Di ba yung mga sagot nyo kanina, no? Interacting with people, social communication. Okay? Kaya mapunta tayo doon sa ating pangatlong tanong. Ayan, tanong number 3. Paano ka nakakatulong sa pagyabong ng iyong kapwa? Diba, sa bahay, yung mga kapwa mo sa bahay, mga patid, magulang, no, pinsan, mga tito-tita kung may kasama sa bahay, no? Kapwa kasama din yung mga kasama na sa eskwelahan, mga kaklase, kaibigan, no, at sa komunidad, no, mga kapitbahay. Paano ba kayo nakakatulong sa pagyabong o pag-unlad ng ibang tao? Okay, sabi na yung ating katambayers na si Emmanuel, by sharing your learning, okay? So, itong mga nakukuha natin na learning sa ating mga sessions, I think sinishare ito ni Emmanuel sa kanyang mga kapwa. Okay? Sa bahay, tinuturuan ko ang nakakabata kong kapatid ng gawaing bahay. Ayon kay Frank, okay? Gawaing bahay, diba? Dati hindi naman tayo marunong yan eh, pero dahil natuturuan tayo along the years, yan, natutunan na rin ni Frank. At sinishare niya yun ngayon sa kanyang mga nasa kabatang kapatid. Okay, sabi ni Mark, sa pamamagitan ng pakikinig. Pag-appreciate sa kanila. Okay, connectedness, no? Mahalaga din yun. By being obedient, okay, nakakatulong tayo sa development ng ibang tao kung tayo ay masunurin din. No? Okay, friend, sabi ni Francesca ay giving encouragement to other people. Okay, related to sa sinabi ni Jean, no? By helping them and understanding them, no? Nag-establish tayo ng connection, no, ng nagpapakita tayo ng empathy sa ibang tao ay nakakatulong sa kanila ring sariling development. Okay, so kung ito yung mga sagot ninyo, kung paano tayo nakakatulong sa kanila, paano naman sila nakakatulong sa atin? Paano nakakatulong o sa paanong paraan nakakatulong ang iyong kapwa sa iyong sariling pagyabong? Giving encouragement, boosting them, sabi ni Nova. Okay. Okay, by their support and criticism naman, nakakatulong ang ibang tao sa atin, sabi ni Denver. I accept corrections. Okay, so dahil open-minded si Frank, no, nakakatanggap siya ng corrections para rin may matutunan siya about it. So, sa ganong paraan, nakakatulong ang iba sa kanya. Diba? Sabi ni Kyle, tinutulungan ako ng kapwa ko sa pamamagitan ng pagsuporta. Okay, maraming paraan, di ba? As na natutunan natin sa mga previous sessions, maraming paraan na nakakasuporta ang ibang tao sa atin, no? Okay? Pamamagitan ng advice, sabi ni Emmanuel. Ito, sabi ni Jay, no? Minsan daw, kailangan natin ng ibang tao for reflection. Diba? Doon natin makikita kung okay ba tayo sa kanila or kung somehow na-develop na ba tayo. No? Okay, sabi ni Jean, they encourage me to speak up for myself. They supporting me in everything I do. So patuloy yung ating sariling pag-unlad, patuloy yung ating individual na pagyabong. Nakita natin sa pangatlo nating tanong na kapag tayo ay nagbibigay ng suporta o tumutulong sa pagyabong ng iba, ganun din ang iba sa atin. So mahalaga yung continued na connectedness, continued na pakikiugnay natin sa ating kapwa at pakikipagkapwa natin, no, sa ating at pagyabong din ng ibang tao. Okay. Yan. So, hindi lamang sa mga individual na tao, no, pwede rin natin itong ipakita.
sa pagsuporta sa mga causes na malapit sa ating puso, sa ating pagkatao, paniniwala, no, pagrespeto sa iba. Yan. Hindi lamang skills kasi yung ating napagyayabong sa ating pakikipagkapwa. No? Pati na rin yung ating pagiging tao, yung ating sense of belonging. Diba? Na nade-develop din natin yan sa patuloy natin na connectedness, patuloy natin ini-improve yung ating connection sa ating kapwa. Okay. Okay, so nakuha nyo ba yun, yung tatlong yun? No? So para mapunta tayo sa ating pagpapabatid, no, ang iiwanan ko naman sa inyo na assignment ngayong episode na ito ay gagawa kayo ng Me Vision Board. Okay? Ano yung Me Vision Board? Okay, sa vision board na ito, magpapakita kayo ng timeline, no, ng inyong sariling pagyabong o pag-unlad sa paglipas ng panahon. Gamit ang mga pictures, drawings, and itong mga huling episode, may nagbanggit, pwede po bang digital art? Okay, pwede rin yun. Pwede rin kayong gumamit ng mga bagay na makikita nyo sa bahay. Diba? Halimbawa, mga medal, o kaya naman regalo sa inyo dati. Okay? Basta gagawa kayo ng timeline na nagpapakita ng ilan sa mga mahahalagang karanasan ninyo. Diba? Na sa inyong palagay ay nakaambag sa inyong pagyabong bilang isang tao. Okay? Pwede kayong maglagay ng mga sumisimbolo sa inyong first words or first steps. Diba? Minsan may mga baby picture pa kayo niyan. So pwede nyo ilagay yan. Pwede din yung ilagay yung mga bagay na sumisimbolo sa pagsali ninyo sa competition, sa mga paligsahan. Okay? Pwedeng ilagay yung picture ng medal ninyo, trophy, yan, pwede yan. Pwede rin mga lugar na narating na ninyo kung iyon ay kumbaga nag-ambag sa inyong personal na development. Okay? Mga tao na tumulong at gumabay sa inyo sa inyong pag-unlad. Huwag niyo ilalagay yung mismong tao. Ah. Pwede nung, pwede yung picture ng tao or bagay na sumisimbolo doon sa tao na yun. Pwede yun. Okay? So ipapakita rin sa inyong gagawing timeline or vision board yung mga hangarin or mga goals ninyo para sa susunod na isa o dalawa o kahit limang taon. Kaya naman, mas maliliit na steps or short-term goals na gusto ninyong gawin, pwede nyo rin isama doon. So kung makita nyo dyan sa ating slide, di ba, yan yung mga bullet points ko dyan, yan yung mga taon na actually may halaga o may important na nangyari sa akin sa mga taon na yan. So parang ganyan yung inyong gagawin. No? Pero instead of text, pwede iba't ibang pictures or bagay. Okay? Patingin po na ating next slide. Okay? Ang mahalaga, no, sa inyong paggawa ng Me Vision Board, maipakita ninyo sa inyong sarili ang mga bagay na nakaambag sa kung sino ka sa ngayon, sa kung sino ka magiging bukas, at siyempre sa kung magiging sino ka sa hinaharap. No, habang ikaw ay patuloy na yumayabong at nagsisikap para sa iyong mga hangarin. No, so gaya ng ating dating assignment, kukunan ninyo ng litrato yung inyong Me Vision Board. At sa tingin ko, magandang idea rin kung kukunan nyo ng litrato yon at sasama kayo sa litrato, dapat nakangiti kayo, di ba? Magandang idea yon. Kasi kayong gumawa nun, yun yung naging journey ninyo, no, sa inyong sariling pag-unlad. So kung kukuha yung picture, ngiti tayo. Diba? Katabi yung inyong Me Vision Board. Maging proud kayo sa naging proseso ng inyong sariling pagyabong. Maging proud kayo sa inyong mga kapasidad. No? So, i-post yung inyong mga nilikha sa Facebook gamit ang ating hashtag na hashtag OKKKTambayan. Ay, yung hashtag OKKKTambayan. At para sa ating pagpapalatili, iwan ko sa inyo, hindi ko alam kung narinig nyo na to, pero sana naman yung mga kasama ko dyan na rockers, narinig nyo na tong kanta na to. Galing sa lyrics ng kantang Posible ng River Maya. No? Iwan ko sa inyo sa mga salita ngayong araw ay posible kayang mabura, ang alinlangan sa sarili, ang tapang sa loob makikita, taglay mong dugong bayan. Sa pagbabalik tanaw ninyo, no, ito yung mga ina-highlight natin, yung mga na-build na capacities, yung mga na-build na kalakasan. Okay? At muli, ako po ang inyong Ate Jelay, nagpapaalala sa inyo na tayo ay patuloy na ang pagsulong. No, saan mang uri ng larangan, may oportunidad. Basta naisin mo at gawin. Yun lamang para sa akin. Magandang hapon!
And yay! Virtual palakpakan po sa lahat ng ating mga katambayer din ngayon na kuya at ate. Si Kuya Brian na lagi natin kasama, si Ate Jelay at ang nagbabalik nating ate, si Kare. At ngayon naman, iimbitahan natin sila na makasama tayo para sa kwentong, sa konting kwentuhan, mga katanungan din na maaaring nating ibahagi ngayon dito sa atin sa ating Zoom at sa ating Facebook chat or sa Facebook comment section. Bago pong lahat, huwag nating kalimutan i-like at i-share ang Facebook page ng DepEd Philippines. Dito po natin masasaksihan every Thursday ang OKKK Tambayan Episode 8 na po tayo. Ako po muli si Kuya Sig at maraming salamat kay Ate KZ at Ate Amy upang maitawid yung ating kwentuhan ngayong hapon na ito sa ating mga kapatid sa deaf community. Ayan. So, habang naghihintay tayo ng mga tanong, no? Siguro quick response lang din from Kuya Sig. Ang ganda ng nasabi din ni Ate Jelay yung pagbalik din dun sa paano tayo nag-progress sa ating paglaki din bilang mga tao. Huwag nating kakalimutan yung laging sinasabi ni Kuya Sig, lahat tayo ay work in progress. So, araw-araw may pagkakataon tayong magbago at umunlad. So, yun po yung ating keyword for today, no? Kaunlaran, development. At meron pong ginagawa si Kuya Sig para rin matulungan sa pag-unlad ng kanyang mga gawain, no? Meron akong tinatawag na tagumpay tracker. Ang dami na natin kaninang natutunan na words. Ito naman, i-track natin yung tagumpay natin. Any victory that we have, gawa tayo ng checklist or ng chart. Tapos check natin siya ng i-check palagi. At pag-isipan natin kung paano natin siya na natamo. At paano pa natin matatamo yung iba nating goals papunta dun sa ating pinaka-vision ng ating maunlad na sarili. At yun po. Siguro ako muna magtatanong, no? Para po sa ating mga kuya at ate na nandito ngayon sa atin, maraming salamat po sa pagsama. Ang question ko po ay, meron po bang hangganan ang pag-unlad? At kung meron o wala, bakit mo yung nasabi? So meron po bang hangganan ang ating pag-unlad bilang tao, bilang mamamayan? Kung oo o hindi, bakit niyo yun nasabi? Sino pong gusto mauna? Sino gusto mauna? Ako na lang. Sige, si Ate Kare. Si Ate Kare daw. Para sa akin, wala. Okay. Dapat parating nating sinastrive na umunlad o i-improve ang ating mga sarili, no? Para rin sa ating kabutihan at sa kabutihan din ng nasa paligid din natin. Siyempre, kung tayo ay, ang puso natin ay maunlad or maunlad ang ating kabuuan, pwede natin kasi yun i-transcend sa ibang tao or ma-share yung ating energy na yon. So, ayun, para sa akin ay wala siyang hangganan. Parati, araw-araw, parati ka dapat, parating yun ang iyong goal. Ay umunlad, may matutunan. Thank you, Ate Kare. Meron din nag-comment si Diana Rose. Luz po, wala pong hangganan. Araw-araw, new learnings po. Yan, maraming salamat. Yes. One siya sa sagot ni Ate Kare. Kuya Brian, meron ka bang nais idagdag? And Ate Jelay? Sino pong gusto mong mauna? And si Kuya Brian, nag-on na ng microphone. Nasaan siyang ihambing sa isang matayog na puno. No? So habang lumalaki, habang hawak yung kanyang mga tanga, no? Mas maganda siyang tingnan. So, ilang tao, no? Ganun din tayo. Lumalawak, lumalaki, no? Pero dapat, no, yung ating paglawak, ating paglaki, ay dapat hindi nakakatapak sa ibang tao. No? Dapat hindi siya nakakasakit ng ibang tao, yung ating paglago. Dapat sabay-sabay tayong yumabong, sabay-sabay tayong lumawak. So wala siyang hangganan. Yung hangganan lang niya ay kung
nakakasakit tayo ng ibang tao, sir, may mga nasasaktan sa ating mga ginagawa. Salamat. Yes, Ate Jelay? Siguro ituloy ko yung nabanggit ni Kuya Brian, no? Kasi, para sa akin, tama, agree naman ako sa sinabi nila, no? Pwede talaga na, no, walang hangganan yung self-development, yung pag-unlad, no? But it's, for me, it's more of the, ano, yung having an open mind na, and kahit anong bagay na dumating sa'yo, pwede mong i-accommodate yan, pwede mong i-assimilate yan sa sarili mo, no? It's a matter of having the open mind to see those things, no? At tama yung sabi ni Kuya Brian, as long as hindi ka nakakasakit ng iba, kasama ang iyong sarili, diba? Paano kung yung paghahanap mo, pagsa-strive mo doon sa pag-unlad, nakakasakit na or sumusobra na para sa iyong sarili, then hindi naman ibig sabihin na kailangan mo nang tumigil, hanggang doon ka na lang, pero probably kailangan mo ng konting pause. Diba? Kailangan din kasi mayroon ding umabot ka rin sa point ng ano, parang acceptance, no? Na ito yung mga kapasidad ko, ito yung kaya kong gawin, no? Pwede ko naman itong palaguin, no? Okay. Yun yung parang hindi natin kailangan halimbawa mag-compare doon sa iba na bakit si ganito mas ano siya, mas maunlad siya, bakit si ganito, di ba? So yung makikita natin kasi yung pag-unlad sa ating sarili, kung mayroon tayong ganung na-develop then na katangian, no? Yung acceptance, contentment, ayan. Yan, ang ganda po ng mga sharing nila, Ate Kare, Kuya Brian, and Ate Jella, tungkol dun sa tanong natin. Meron nga rin pong mga ilang nag-comment dito at nag-a-agree po sila na kung nakakasakit na po tayo sa ating mga kapwa, eh sana pag-isipan natin yung pamamaraan kung paano tayo umuunlad. Ang ganda rin na nabanggit yung tungkol sa contentment at yung pagtanggap natin ng sarili nating limitasyon bilang tao. Siguro, paalala din ito sa ating mga katambayers na laging nasa tamang pagtitimpla at nasa tamang gabay ng ating mga magulang, mga kaibigan, kung paano pa tayo makakaunlad. Hanggang hindi tayo nakakasakit ng ibang tao, wala tayong napipinsala, mahalaga na araw-araw natututo tayo. Yun nga po yung mga karamihan ang binabanggit dito sa Zoom room, no? Maganda po yung every day we always learn. Yan po. Ayan, meron pong tanong dito sa ating Zoom. Nakakatuwa, no? Habang binabasa ko yung ilang mga nag-agree sa atin, mula po kay Nova Matutina ng Panabo City Division. Ang sabi po niya, what is the edge and downsides of being a risk taker? May hangganan din po ba ang pagiging risk taker? Ang ganda. So sa pag-unlad niya, tinanong na niya ngayon yung pag-take ng mga risks, no? Meron po bang maaring sumagot sa atin? Siguro ako. Sige, no? Sagot tayo at sagotin, no? So siguro yung ano, pwede mong maging guide dyan talaga, whether it's an edge pa rin or parang downside na siya, no? Is yun nga yung sabi ni Kuya Brian. Nakakasakit ka na ba ng iba? Or nakakatapa ka na ba ng iba? Or nakakasakit ka na ba sa iyong sarili? Diba? Ang pagiging risk taker kasi meron, ano din, yun tama siya, meron siyang edge, meron siyang downside, diba? Limbawa, na open, nagiging open sa'yo, nagiging accessible sa'yo yung iba't ibang opportunities, diba? Kung willing ka mag-take ng risk. Pero kung puro risk naman, no, hindi mo rin nakakalculate yung mga, ano ba tawag doon, posibleng hindi magandang effect or on. So, ang ano doon is, hanapin natin yung tamang balance. No? And tama yung nabanggit mo po, Sig, na kailangan natin ng patuloy talaga na gabay. Gabay ng ibang tao, gabay ng yung sarili nating kaalaman, kamalayan tungkol sa ating sarili na, okay, ito, sobra na to para sa akin. Okay, ito, kaya ko pa to. Ayan. So, over the years, nade-develop natin talaga yung pagkakakilala natin sa ating sarili. And sa tulong ng gabay ng iba, nabibigyan tayo ng mga guidelines para sa mga ganyang bagay. Okay. Maraming salamat po, Ate Jelay. So, review, no, dun sa naging kung napansin natin, may naging formula tayo kanina sa ating episode, no? Nagsimula tayo sa pagiging metaphorical doon sa idea ng
pag-unlad or development na inihambing ito ni Kuya Brian sa isang seed na patuloy na lumalago. With the right conditions, may watering, may sunlight, patuloy tayong nag-grow at nag-develop. Sinusugan ito at sinundan ni Ate Kare ng idea to physicalization. So, na-physicalize natin yung idea ng pag-unlad sa simpleng paggalaw hanggang sa level ups and level ups and level ups of different difficulties of dancing and movement. At kanina, nag-process din tayo with Ate Jelay kung paano pa natin mapalalim yung ating relationship with development. Kaya naman ito, lamang sa ating patuloy na pag-develop, sa ating patuloy na pag-take ng risks, meron pong question naman ngayon on criticism. So siguro makaka-relate dito si Ate Kare din bilang isang dancer at artist, marami sa atin yung laging nakakatanggap ng criticism din in a good way para sa ating patuloy na pag-unlad. Ayan. Ano po bang magandang paraan sa pagtanggap ng criticisms? Meron po kasing mga ibang criticism na nakakasakit at meron din naman, dagdagan ko yung tanong ni Diana Rose, no? Sa paano tumanggap ng criticism, meron din naman kasing mga criticism na magandang natatanggap natin para naiisip natin paano tayo lumago pa. So, sige po. Ano pong masasabi natin, mga kuya at ate? Sige, ako muna. Sa experience ko, no, ang ginagawa ko ay pinifilter ko ang mga ano. Kung sa tingin ko ay hindi na siya tungkol sa aking pag-improve, tungkol na siya sa aking, sa kumbaga personal, hindi ko na siya, iseset aside ko na siya. Kumbaga kasi, pwede kasi na, kunwari, sige, kunwari, tungkol sa ugali ko, ano, pwede ko naman siyang, pwede siyang tanggapin kung sa tingin ko na kailangan. Pero kung kunwari, yung ilong ko o yung mga bagay na hindi ko na kailangan, yung mga bagay na hindi ko mababago, yung mata ko, yung kanilang pupunain, hindi ko na yun, yeah, ano, iseset aside ko na lang siya. Ang titingnan ko lang ay whether it is a good or a bad criticism, ay kung sa tingin ko ay mababago ko siya para din sa aking improvement, kumbaga. Yun ang akin. Thank you, Ate Kare. Kuya Bri, Ate Jelay, meron po bang nais idagdag? Yung akin naman, pagdating sa criticism, may dalawang bagay kasi yan. Una, yung constructive criticism. So, nakakatulong ba ito para lumago or yumabong? Yung pagbibigay natin ng criticism mo ay nakakatulong ba siya para lumago at yumabong yung isang tao? No? Pangalawa is yung care. No? Every time kasi magbibigay tayo ng criticism, dapat iniintindi natin yung level of care. Paano ba matanggap yung criticism yon? So kung inaalala natin yung constructive at yung care ng criticism, no, mas maingat tayo at mas nakakatulong yung ating criticism dahil inaalala natin na ay itong criticism ito ay para lumago at yumabong kung kaibigan ko o isang tao. At pangalawa, dahil may care ako sa taong ito, kaya hindi ako magbigay ng harsh criticism dahil may level of care. So yun po, Kuya. Hey, thank you po, Kuya Bri. And Ate Jelay, may gusto ka po bang idagdag? Ay, nakamute ka po, Ate Jelay. Okay na yun. Okay na. Yay. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa atin, no, Kuya Bri and Ate Kare. At mahalaga po talaga yung aspeto o yung power of criticism para lalong nai-improve yung ilang mga bagay. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin nakikita yung mga ibang sides of what we do. And when other people tell us additional things, they may be a constructive and a very caring criticism or a bad criticism, maaari pa rin nating tignan kung paano ba tayo nagbe-benefit sa ganito. At
ngayon po, itagdag po natin ang huling tanong. Siguro, we share in this, we share in this kind of, of question. Ang tanong po ay, normal lang po ba kung magulo ang aking vision o ang aking pangarap sa hinaharap? At ano po ang ating mabibigay na advice sa ating mga katambayers tungkol sa pagkakaroon ng siguro marami pa masyadong mga vision or nagiging magulo yung image nila nung kanilang vision? Sige po. Mayroon po bang maaaring sumagot? Sige. Ako, share ako. Ako, Kuya Sig, share ako. Sige po. Share ko lang sa ating mga katambayers. Nung high school ako, parang dinaanan ko rin to eh. No? Yung hindi ko alam talaga, hindi ko pa alam anong gusto kong maging, hindi ko alam anong plano ko for the future, ganyan. No? So, ang sagot ko dito ay, maraming nakakaranas no, nung gano'n na halos lahat tayo dumadaan. No? May marami sa atin dumadaan sa hindi pa natin sigurado talaga. Ito yung gusto kong track. No, ito yung gusto kong plano. Ganyan, no? Ang mahalaga doon is whether or not meron kang gagawin. Diba na yung nabanggit natin kanina, smaller steps. Diba? Kung hindi mo pa alam yung big goal, you can start with smaller steps. Kung hindi mo pa alam yung big goal, you can start with yung iyong mga alam na capacities, no? Yung mga katangian mo na na-develop mo na over the years. At mahalaga yung pagkakaroon ng open mind. At saka yung sabi ni Kuya Brian na magsubok ka lang, no? Huwag kang matakot, magkamali, subukan mo. Kasi dyan mo rin malalaman minsan, okay, gusto ko pala itong ginagawa ko na to. Okay, pwede ko palang gawin na ano to, na profession to in the future. No? Sa totoo lang, ganyan ko rin na-discover yung sarili ko na journey. No? Na nung umpisa, wala talaga akong kaalam-alam na ito yung magiging kahihinatnan ko. No? So, para dito sa nagtanong, sino nga ba yung nagtanong? Si? Okay, yung iba yung nagtanong sa atin na yung tungkol sa kanyang vision, no? Ang advice ko lang ay ituloy mo. May gumawa ka ng smaller steps sa ngayon. May kung ano yung kaya mong gawin sa ngayon para hindi na siya maging magulo, subukan mo. No, kasi eventually, makikita mo rin yung linaw. Pero hindi mo yung makikita kung hindi ka gagawa ng action. Okay. Maraming salamat, Ate Jelay. So, just do it. No? Kailangan nating talagang subukan ang marami nating mga naiisip. At siguro, ang takeaway nga ay strategies and processes. Kung hindi natin alam pa ngayon, merong iba't ibang ways para natin siya mahanap. At siguro, ito ay very personal na para sa atin kung paano natin siya mahanap. No? Ano yung mga strategies na pwede natin gawin? Meron po bang nais idagdag? Okay. Maraming salamat po kay Kuya Brian sa kanyang metaphorical presentation ng pagbunlad at pagpapaalala ng ating karapatan sa development, kay Ate Kare na pagtulong sa atin sa pagsasayaw ng buong idea of development, at kay Ate Jelay sa pagpapalalim ng ating pag-intindi sa mga karapatan natin at kung paano natin mapoproseso yung mga natutunan natin sa araw na ito. Siguro po meron tayong iiwang tanong mula kay Jobert de la Cruz din, no? Bilang isang Filipino, ano-ano po ang magagawa natin upang mapagyabong po natin ang ating kultura at kasaysayan na siguro nalilimot na pa ay na po ng karamihan higit na lalo ng ibang kabataan at ng ating katambayers. Okay? So magandang siguro nag-comment si Jobert sa ating Facebook, no? At makikita natin yung tanong doon. So pag nilayan natin yung tinanong ni Jobert, hindi naman natin yun dapat sagutin ngayon na. Magandang pinag-iisipan natin, pinagre-reflecta natin yung ibang mga tanong na hindi pa nasasagot dito. Okay? Maraming salamat po sa pagsama sa atin dito sa episode 8. At mamaya po, alamin natin kung ano ba ang ating takdang aralin sa darating na next week. Okay? Maraming salamat po sa ating mga kuya at ate. Ayan, ilang paalala, meron po tayong DepEd helplines and
hotline sa bawat rehiyon sa bansa sa COVID-19. Ito ay upang matugunan ang mga katanungan natin tungkol sa COVID-19 at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, lalo na sa panahon ng pandemya. Okay? Next po, makikita po natin sa slide na ito ang mga hotlines at helplines na ito ng DepEd sa bawat region. So take note of those regions and those numbers. Maaari rin pong ma-access ang helpline information at iba pang mga materials ng OKKK Tambayan dito sa deped.in/tambayanmaterials. Huwag po muna tayong umalis. Episode 8 na po. Meron pa po tayong takdang aralin. At bago po yan, meron tayong mga pabaon. Lagi nating tatandaan, ang kaundaran ng mga kabataan ay nasa pagyabong at paglawak ng mga kakayahan at kapasidad. So magkasama yun, no? Number 2, ang pagyabong ay kaakibat ng kalayaan upang makamit ang mga inaasam sa adhikain at pangarap sa buhay. So mahalaga yung aspeto ng kalayaan. Number 3, ang kaunlaran natin ay dapat kaunlaran din ng iba at ng lipunan. Ibinabahagi natin ang ating kalakasan sa mga nakakarami para sabay-sabay tayong yumayabong at umuunlad. So, walang nauuna, maganda yung sabay-sabay tayo. Okay? Next po, patuloy ang ating pagunlad sa pagkakaroon natin ng mga hangarin at layunin o goals at sa paggawa ng mga ito. Ang maliliit na hakbang na ating ginagawa ay kasing kahalaga ng pagkakaroon ng malalaking layunin. So ang ganda, no? Balikan natin, hindi lang siya always the bigger goals. Lagi rin siyang kaakibat ng mga maliliit na tagumpay na nagagawa natin sa araw-araw at pinoproseso natin sa ating patuloy na paglago. Number 5, ang pagkakaroon ng bukas na pag-iisip ay magbibigay rin sa atin ng oportunidad para sa patuloy na pagyabong. So always, always open your mind to changes, to development, to opportunities, and even to challenges. Number 6, mahalaga ang pagpapabuti ng ating ugnayan sa ating kapwa sa patuloy nating pag-unlad. Again, we always go back to that formula that Kuya Sig always shares with you. Sarili, the self, kapwa, the community or the immediate community, our neighbors, our family, our friends, at lipunan, the bigger society, the greater public. Lahat ng ito, naka-formula yun sa ating pag-unlad. Lagi nating tatandaan, uunlad sa sarili, i-share sa kapwa, at sabay-sabay, matututunan natin ibahagi ang pag-grow na ito o pag-unlad na ito sa kalakhang masa. Okay? Episode 8 po tayo. At para sa pagpapatuloy, takdang aralin. Ano nga ba ang kailangan natin gawin para sa susunod na episode? Ayan. Gumawa ng me vision board at gumawa ng galaw gamit ang isang salita na naglalarawan sa iyong goal o vision. Gamitin ang hashtag na OKKK Tambayan or hashtag improv, or maaari din pong i-post ito sa DepEd Philippines Facebook page. So ayan po, no? Dalawa po yung ating assignment. Vision board, gumawa ng meme mission board, at nung dance improvisation na ni-request sa atin ni Ate Kare, thinking about the goal or vision that we have as individuals. Ito po yung example ng isang me vision board na ipinakita kanina ni Ate Jelay. Maaari din pong i-post ang takdang aralin sa Facebook page ng DepEd Philippines. So, KKK Tambayan Online Kausayan para sa Karapatan ng Kabataan. At bilang pasasalamat, ating tawagin ang ating kabriks, ang ating katambayer, Director Ronildo Arco, Director 4 of DRRMS. Director Ronnie, kamusta ka? Ayan, Director Ronnie, naka-mute po kayo. Opo. Ayan, Director Ronnie, hello! Hello, Sig, and thank you everyone for listening. Mga ka-Berks, how are you? Miss ko kayo.
Anyway, maganda yung mga tanong nyo. So, bago ako mag-end rin, no, sabihin ng salamat sa lahat, may mga ilang thoughts ako dun sa questions nyo. So, dadagdagan ko yung mga sagot ng ating mga mentors. Yung tungkol sa pag-unlad, ano, natatapos ba ito? Hindi. Kasi, ang tao ay maraming aspeto. Diba? Hindi lang ito usapin ng knowledge o kaya skills. Usapin rin ito ng pagkatao. At yung pagkatao ay kasama dyan ang relationships. And therefore, it also speaks of our attitudes. Yan. Dyan, isang aspeto ng pag-unlad yan. Habang bata tayo, ang ating relasyon ay sa mga nanay, sa mga kapwa kids. Pero we learn that the world is ano different when we grow up, di ba? So natututunan din natin yon. Yon, di ba? We learn. And then kung iba-iba ang mundo mo, di ba? Sa probinsya, sa Maynila, ang exposure mo iba-iba, ang dami rin kailangang ma-learn. Di ba? So hindi siya nagtatapos. And the other thing is the world is changing fast. Di ba? So paano yun? Ako nga na ano na matanda-tanda na. Hala, ang dami kong kailangan matutunan. Madalas nga sa staff ko magpapaturo pa ako doon sa mga technologies kasi bago eh. So hindi siya nagtatapos. Saka syempre iba rin yung ano, iba yung trabaho pinanggalingan ko dati, iba naman ngayon. So ibang grupo, iba-iba rin ang ugali o di iba rin ang aking matututunan sa pakikitungo sa tao. So it's never ending. Kaya masaya ang buhay. Okay? The other thing is ang gusto kong sabihin, no? We improve, tayo ay umuunlad hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa, 'di ba? 'Yun mga nag-gauge na nag-improve ka kasi nga nakikita mo yung iyong contribution sa kapwa. Okay? Yung iyong pagkapwa. Yan. And then another thing about pag-unlad is, para umunlad ang isang tao, may process of learning. So new things to learn, yung mga hindi natin alam na marami, iba-iba yan, di ba? Meron din process of relearning. Yan, di ba? Yung mga dating alam na natin na ay, ha, ano pala, re-relearn natin, di ba? Yung mga bagay-bagay, you know, na nakalimutan na natin. And the other thing is unlearning. Ibig sabihin, ay, mali pala yung natutunan ko noong bata ako. Hindi pala dapat ganun yun at lahat. No? You unlearn the things that you have learned. So, kailangan din natin yon para tayo ay umunlad. Kasi kung ang akala mo, alam mo na, at forever, at ang alam mo ay forever na ganun na, dangerous yon. Okay? Kasi everything, may mga nagbabago. Diba? That's why we keep learning, relearning, and unlearning. Diba? Kaya may mga anak ka, iba ang generasyon ngayon, you have to unlearn some things para sila ay maging ka-births mo. Diba? Ganon. Okay? Now, the other thing is, yung, sabi ko nga, yung contribution, no? Hindi lang kasi skills ang contribution. Yung dala-dala mo kung sino ka. Alam niyo yung simpleng ngumingiti ka araw-araw, masaya kang kasama, is a contribution. You know, may isang santo, sabi na Saint Aloysius Loysaga ba yun? Tingnan niyo yung buhay niya. Taga-open lang daw ng ano yun, ng door ng Santo Papa. But he became a saint with that. You know, kasi yun, may contribution. Yun, isang ano, yung consistent. No? Kaya sabi kanina ni Jelay din, meron din yung hindi naman lahat kailangan mo matutunan kasi at a certain points kailangan mo ng may solid contribution. Pag bata ka, okay lang yun. Sige, explore. At a certain point, mararamdaman mo naman yun eh. Na, okay, natatanggap ko na to. Okay lang hanggang dito. Okay lang, nasintunado ako. Halimbawa, ganun. Okay lang. Yun. Pero, yung iba, okay, sige. Pero hindi ako nahiyang kumanta kahit sintunado pag ano. Alam niyo yun, yung mga ganyan. You can laugh at yourself. Pero may mga bagay na, okay, ito, pagpupuntahin ko na because ito, dito ang field na gusto ko na maging contribution. But you also listen to others because yung isang field, hindi siya stand alone.
meron siyang mga bagay na natututunan na pwede i-apply sa isang field na ginagawa mo. Kaya interdisciplinary na ang buhay ngayon. Okay? That's it. Now, pwede bang umunlad ka ng ikaw lang at nadidisgrasya ang iba? No. Because if that's the case, you will eventually destroy yourself. Kasi ang pag-unlad mo ay hindi siya para sa sarili mo. You were not here. We are not here for ourselves. We're not here para sa sarili natin. Hindi siya ganun. Okay? Kaya nga, pag hindi natin napagbuti ang ating mga sarili, na maibigay ang ating mga sarili sa kapwa, ay nagiging walang kahulugan din ang buhay. Okay? Nasisira din natin ang ating buhay. Okay? So yun, ang isa. Now, one thing about learning that's so important, okay, is failure. Diyan tayo takot. Kaya tayo, ano, may mga na-stuck sa buhay because nobody wants to fail. But remember, only in failure will you grow. So the more you fail, that's all right. In fact, alam nyo, kasi lang naman yung mga tao lang naman kasi ginawang negative ang failure. Diba? Sa kapag pinapagalitan ka, mali ang ginagawa mo, ah, parang failure ka na. Hindi. Don't. Kaya ito yung criticism comes here. Ang ugali sa criticism, ito lang ang masasabi ko sa inyo. It is important to have self-awareness. Self-criticism. Kasi pag kilala mo ang sarili mo, you have a sense of yourself. Diba? Alam mo dapat din ang ugali mo. Alam mo yung hindi maganda. Diba? Kaya pag may nagsabi sa'yo, pag ikaw nasaktan, ah, may ibig sabihin yun. Kasi hindi ka naman masasaktan kung hindi yun, ano eh, kung hindi siya may naantig sa loob mo. Di ba? Masasaktan tayo minsan kasi parang, ay, ano yun? Di ba? That's why kinakausap mo yung sarili mo. At niyayakap mo at pinapatawad mo sa mga pagkukulang niya. At pwede mong sabihin na, oh, it's not the end of the world. Hindi ka ba mamatay dyan. Kaya mo yan at lahat. You can improve. That's why it's important. Self-criticism is important. Because when others criticize you, it's easier to accept because you know yourself. And also, be open. Because hindi lahat alam mo tungkol din sa sarili mo. And therefore, when others say something, kahit masakit, yung pagkasabi or what, try to distance yourselves from that. Because sometimes, may mga tao, they are not able to say it in a proper way. Diba? O iba-iba kasi ang temperament ng tao. Okay? So, para sa growth mo, piliin mo. Yung sa sinabi niya, ganun, bakit siya masakit? Alin ang totoo doon? So, bakit? Diba? Ah, yun pala yun. Tama nga naman siya. Sige, kaya ko naman improve yun eh. Bakit hindi? Okay? So, that's it. Okay? So, but, don't get stuck with the feelings of negativity. Okay? Sa perception mo. Kasi, di ba, pag nag-criticize natin, may self-perception ka, self-image. Okay? So, kailangan yung self-image, kung hindi siya mataas ngayon, at criticize ka, tinatamaan ka dahil hindi mataas ang self-image, you work on it. Okay? You have to work on it. Because you are a work in progress. You are not done. Okay? You are not. We are not done. I am not even done myself. Okay? Oo. Marami pang kailangan gawin at i-improve. Okay? And then, the taking of risk. Okay? Yung risk, of course, you must have information. Kaya kailangan, di ba? Yung mga ano, kasi pag wala kang information, risk ka ng risk, the dangerous then. But also, there are calculated risks. Okay? There are also foolish things that we go into, alam na nga natin na risky. Diba? Dulot ng ating mga kabataan. Ganyan. Sometimes, you have to think through. Without getting, ano na, paralyzed ka naman ng fear, huwag naman. But you have to think through. Because there are things in life na pwede sinuong mo, pero ang epekto niya kasi panghabang buhay. O, hindi naman panghabang buhay. Sorry for that term. Yung mahaba. Mahaba ang kanyang epekto sa buhay. Mas mahirap siyang bangunan, kumbaga. Okay? But don't worry, walang dead end. Nakakabangon naman eh. Meron lang yung mga bagay na nagawa natin na mas hirap bumangon na. That's why, always,
you do take risks, but please also try to see that you are taking calculated risks. Okay? Minsan may mga bagay na alam mo na na pwedeng magdulot nang hindi mo ikakabuti, ikakadisgrasya mo at lahat. Okay? So, try to see those things. Okay? Kasi, pwede lang umiyak ang mga magulang nyo. Ang mga, I have seen this. Okay? I have seen this with people. Iyakan man kayo ng mga magulang nyo at lahat sa nangyari sa'yo because of your, you know, the foolishness of it and all that. Alam mo na nga na makakadisgrasya yan at lahat. Pero sige pa rin at lahat. Pwede lang silang umiyak, maawa at lahat. But, sino ang nagsasuffer? Ikaw. Kaya, you know, there are necessary sufferings na, okay, kasi dala ng buhay talaga yon. Okay? But, yun lang. Yun ang kailangan yung tignan. Okay? And then the vision, lastly, tama si Jelay. Just do it. Why? Because yung process ang nagbibigay ng liwanag. Hindi yung pag-upo at kaiisip at kaka-figure out ng utak at kaka-ask ng Lord, saan ba ako at lahat at ano ganun-ganun. Kasi sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, kumilos ka na. Kasi habang kumikilos ka, ayan, matatapakan mo na siya. Nasa harapan mo na siya. Isang hakbang na lang, kilos pa, andyan na, mag-a-unfold na. Because life, the will of God, the things that we desire, they unfold as we actually journey towards it. Okay? So I hope that helps you, mga ka-birds. So I hope nag-enjoy kayo sa ating mga lessons sa buhay. You improvise, diskarte at lahat. That is how life is. Okay? Don't worry. You are in good hands. Basta lang, meron kayong mga handles sa inyong buhay, you will get by. You will not only get by, you will thrive. You will get there, okay? With some failures, some dapa, some iyak, some whatever, at anot lahat. But it is beautiful. You'll get there. You'll find your way. Uunlad ka. Walang ibang paraan, okay? So, good night. Thank you so much. And virtual palakpakan po sa lahat ng ating kasama. Maraming salamat po sa ating ka-Berk, sa ating katambayer, Director Ronnie Arco, sa kanyang pasasalamat at sa pagsusugpa ng usapan natin kanina. No? Ang gandang takeaway din ng unlearning. Isa na namang aspeto yon na kailangan nating iniisip sa ating patuloy na pagkatuto. At siyempre, huwag nating kakalimutan, ito ay ating karapatan. Ang pag-unlad ay ating karapatan. Ito ay pangangalagaan ng ating pamahalaan o ng gobyerno para patuloy na i-ensure yung ating growth as individuals, as citizens of this nature. Episode 8 ng OKKK Tambayan at ilang mga paalala. Meron po tayong talaarawan mula sa UNICEF. Ito po ay isang talaarawan challenge. May hashtag po at matututunan natin kung ano ang pwede nating magawa sa quarantine na ito sa iba pang mga paraan, sa iba pang mga platforms. Kaya i-check out po natin ang video na ito. Maraming salamat po sa UNICEF para sa paggawa ng Talaarawan Challenge. Ito po ay ilang mga paalala naman tungkol sa coronavirus. Ano nga ba ang coronavirus? Ano ba yung mga sintomas? Paano natin protektahan ang ating sarili sa coronavirus sa paghuhugas ng kamay? Ano yung tamang pamamaraan? Kaya i-screenshot nyo na po yung slide na nakikita nyo ngayon sa ating Facebook Live. Nandito rin po ang tamang pamamaraan kung paano magsuot ng masks at kung paano tayo makakatulong sa mga kabataan o sa ating mga kaibigan. Yan po.
Adventure Time Bahay Edition. Ano pong ginagawa natin? Pagkagising sa umaga hanggang sa bago tayo makatulog, magandang kinikip track po natin yan. Meron din po tayong mga information materials para sa OKKK Tambayan na makikita natin dito sa deped.in/tambayanmaterials. Huwag po natin kakalimutan, sagutan ang ating evaluation form na ma-access natin dito sa deped.in/OKKK Tambayan EVAL. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa amin dito mga ka-bricks, katambayers tuwing Huwebes ng 4 o'clock p.m. hanggang 5:30 Tusawa mula May 21 hanggang sa August 2020. Naku, ilang episodes na lang. Sana marami pa tayong matutunan dito sa DepEd Philippines Facebook page. At yan po, nandito po yung link na mabilis sa ating ma-access. Samahan niyo po kami palagi sa marami pa episodes hanggang August 20 ng OKKK Tambayan. Online kausayan para sa karapatan ng kabataan Tambayan. Yan. Salamat po sa ating external partners, Save the Children, Cultural Center of the Philippines, and the Psychological Association of the Philippines. Thank you to our facilitators, our tech support, kila Sir Manuelito, yan, sa ating FSL interpreter, Ate Casey and Ate Amy, sa ating production team, ang DRRMS na pinangunahan ni Director Ronnie Arco, sama si Ate Roch, Ate Ken, Kuya Orly, Kuya Armands, ating partners, Kuya Alex Ben. Salamat po ng marami. At ngayon, ating panoorin ang isang video presentation mula sa DepEd Commons. Ayan, hinihintay po natin ang ating video para sa DepEd Commons. DepEd Commons, pasok! Second approach is now very popular, Mr. President. This is the online learning platform, and we in DepEd, we have what we describe as DepEd Commons. Right now, we already have over 7 million subscribers, wherein lessons, homework, quizzes, tips to learners and to teachers are all in the DepEd Commons and are accessible even to the parents. So we have instances, Mr. President, of parents who are abroad and who are monitoring what is happening to their children. They also go to the DepEd Commons and check on how their children are. DepEd Commons is an online platform now that we have launched during the ECQ. At the moment, it is a repository of all open educational resources coming from teachers of DepEd. It is a work in progress. And
we tend to collate all available material so that we can enrich the platform and we can make available these materials to all learners and to all teachers. Maraming salamat po sa ating lahat. Muli, ito po ang episode 8 ng ating online kausayan para sa karapatan ng kabataan ng OKKK Tambayan. Samahan niyo po kami sa mga susunod pang Huwebes hanggang August 20, 2020 na lang po tayo. Kaya sana suportahan niyo po ang proyekto na ito. At magkita-kita po tayo muli next Thursday. Paalam! May mga araw na hindi natin ginusto. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakripisyo. Kung minsan, tinatalo ng pagod ang ligaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 29. Madalas ay niyayakap tayo. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto, hindi man sapat sa ngayon. Magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba. Maibalik ang saya at magbigay ginhawa. Upang bawat sakripisyo ay masuklian ng tamang halaga. Higayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito.